Hello, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ay bulitas with love, macherap, no? Bakit naging ganito ang title ng video ko? Kasi gusto kong ipaliwanag. Ang pagkakaroon ng bulitas ni Manoy ay pwede siyang makaramdam ng masarap at saka pwede siyang makaramdam ng masakit. No. Bakit siya nagiging masarap? No. Nagiging masarap kung hintayin mo muna na magdulas si Maria bago mo papasukin si Manoy na may bulitas. At saka yung dahan-dahan. Kasi pagka meron kasing pagmamahal ay nandun yung pag-iingat at saka pag-aalala. So medyo aware ka na ipasok yung bulitas mo kasi alam mo na masakit kung hindi pa siya madulas. Hindi kagaya yung may bulitas na without love. Kasi basta na lang niya ipasok na kahit hindi pa handa si Maria kasi wala siyang pakialam. Kasi ang nasa isip niya lang ay gustong magparaos. Kaya nagiging masakit po ang pagpasok ni Manoy na may bulitas kung walang pagmamahal. Yung dahil lang sa gustong makaraos na kahit hindi pa nakakaramdam ng madulas si Maria, ay basta na lang siyang papasok ng papasok na wala siyang pakialam kung masasaktan si Maria o hindi. Kasi nga makasarili dahil nga wala siyang pagmamahal. Kaya nga sinasabi ko na kailangan bulitas with love upang sa ganoon ay ma-feel niya yung sarap na dulot ng bulitas kung merong pagmamahal. Kasi gaya ng nasabi ko, kung merong pagmamahal kasi, andun yung pag-iingat, andun yung gentleness, di ba, sa pagpasok. At saka, inaalala mo yung partner mo kung nasasaktan siya. Kaya hinihintay mo muna na magdulas si Maria bago mo papasukin. At saka, napaka-aware ka doon sa pagpasok mo kasi nga, ay mahal mo yung isang tao, nag-aalala ka sa kanya na ang gusto mo ay dalawa kayong masasarapan, hindi lang ikaw yung nasasarapan. So yun yung sinasabi ko na bulitas with love, masyarap. Pero kung bulitas without love, kung walang pagmamahal, nang dahil lang gusto lang makaraos, na basta na lang ipasok, na walang pakialam na kahit nasasaktan yung partner niya, ay yun yung tinatawag na walang pakialam. Kaya sobrang sakit, masakit yung mga ganun na sitwasyon. So kailangan ay yung bulitas with love para masyarap. At saka kailangan pagka maglagay po kasi kayo ng bulitas, no, kailangan yung ilalagay na bulitas ay yung talagang good quality. Kailangan magtanong kayo, no? At saka hindi po basta-basta kayo magpalagay kung kani-kanino. Mamaya kung ano pa yung mga pinapalagay-lagay ninyo, kasi masama po yan sa kalusugan kung hindi po yung mga bulitas talaga na ina-advert yung mga bulitas na talagang good quality. Kasi either na magkaroon ka matetanus ka, either na magkaroon ka ng Peyronie's disease, magabent yung ari mo pag nasaktan po yung mga tissue dulot ng bulitas na nakalagay doon sa ari mo o nakabaon sa ari mo. So yun yung mga peligro na haharapin yung mga taong may bulitas. So kung gusto nyong magpalagay, no, ay kailangang ay magtanong muna kayo. Alamin kung ano ba yung mga advantage at saka disadvantage. At saka yung mga quality, yung mga good quality na bulitas na pwedeng ilagay. Na kahit medyo mahal, basta alam mo na safety ka. Pero sa pagkakaalam ko ay meron na meron talagang disadvantage ang paglalagay ng bulitas. At kung gagamitin nyo kasi yung mga Manoy ninyo na mayroong bulitas, no, kaya ay kailangan kasi yung
ingat. Kailangang hintayin nyo munang magdulas yung isang babae bago nyo ipasok si Manoy na may bulitas. Kasi masakit kasi nasasaktan ang isang babae kung hindi po kompleto yung dulas niya. At kailangan kasi ay maingat kayo, no? Huwag yung rough ang pagpasok ninyo. Kasi alam naman ninyo na may bukol-bukol na pwedeng magasgasan yung loob ni Maria, at kung ganun na basta na lang kayo papasok na hindi pa madulas si Maria at kung hindi po kayo mag-iingat sa pagpasok. So yun lang po, and God bless po sa inyong lahat.